Inaasahang nasa 400 mga pulis na may matataas na ranggo ang magbibigay ng courtesy resignation ngayong Linggo. Samantala, nagbabala naman si PNP Chief Rodolfo Azorin na mahaharap sa kasong administratibo ang mga nagsusulong na mapatalsik siya sa pwesto. Si Bea Bernardo sa detalye. Rise and shine, Bea. Isang Linggo buhat ng umapila si Interior Secretary Benhor Abalos sa mga third-level police officers na maghain ng courtesy resignation kasunod na maulat na may mga pulis na sangkot sa kalakaran ng illegal na droga, isa-isang tumatalima ang senior officials ng PNP. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., nasa 500 koronel at general na ang nag-resign at 400 pulis pa ang susunod sa mga darating na mga araw. Bago mag-weekend, umikot naman ang isang pahayag mula sa grupong innocent third-level officers na tutol sa pagsusumite ng courtesy resignation. Isinusulong din nila ang pagbibitiw sa pwesto ni Azorin. Ayon kay Azorin, posibleng maharap sa kasong administratibo ang mga nasa likod nito. If they are truly innocent, I think there's no reason for them to hide under the third level innocent na tag. Ikinalugod naman ng pambansang pulisya ang pagpili kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang bahagi ng komite. Dating nagsilbi ang alkalde sa PNP bilang pinuno ng CIDG. Samantala, itinalagang bagong pinuno ng CIDG si Police Brigadier General Romeo Karamat. Inutos niya sa matauhan ng CIDG na suportahan ang panawagan ni Abalos. Giit niya dapat may moral ascendancy ang mga miyembro ng CIDG dahil isa sila sa mga mangunguna sa investigasyon ng mga posibleng sangkot sa droga. Samantala, iniimbestigahan na ng PNP ang posibleng security lapses kasunod ng pagsasapubliko ng isang confidential memorandum na naka-full alert ang pulisya na inuugnay sa destabilization sa Armed Forces of the Philippines. Nilinaw ni Azorin, wala itong kinalaman sa AFP. As far as the destabilization is concerned, I don't think there is one. Kaya hindi kami nag-ano ng alert ngayon because of the translation. Of the translation and then meron ding ongoing na preparation ang Cebu. Sinabi naman ni Azorin na nakausap niya na si AFP Chief of Staff General Andres Centino at kapwa sila magtutulungan para sa seguridad ng bansa. Bea Bernardo para sa Bayan,